Iginit ng mga kongresista na dapat ay taasan na rin ang ibinibigay na discount sa mga pamilihan para sa mga senior citizens at persons with disability dahil na rin sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang detalye sa report ni Mela Lesmoras. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committees on Ways and Means, Senior Citizens and Persons with Disabilities, binigyang diin ng mga mambabatas na dapat ay mapalawak pa ang discounts na hatid ng gobyerno para sa mga senior at PWDs. Tulad na lamang sa grocery, dahil sa inflation, dapat anila'y may taas diskwento rin. Pwede ba nating increase naman yung discount sa sa grocery? Kasi 65 pesos pineg nila ng 1,300 times 5% is only 65 pesos. Hahanapan ka pa ng booklet. So, napeg na nga yung kung anong didiscount nila, hanapan ka pa ng booklet. Pwede bang taasan lang natin yung 65 pesos? I think if the standards are just properly defined by the law, maybe the executive branch could be allowed to readjust. Kasi until now, 2010 pa yung 1,300 na binanggit ni Honorable Mila Magsaysay. 2024 na ngayon. Nung 2010, one sack of rice is 1,300. Ngayon, ang 1,300 nakakabili ng one half sack na lang po. Maging sa mga expressway, itinutulak na rin ang pagpapatupad ng discount sa toll fee para sa mga senior at PWD. On behalf of the top management of the San Miguel Corporation, Sir, the Tollways Group, we would like to manifest our support to the mentioned discounting of the various services for the PWDs and the senior citizen. We'll coordinating with the TR, with the Toll Regulatory Board regarding this proposed discount, as well as the DOF and the BIR, at saka po yung SANEDA regarding the discounting. Sa naunang pagdinig ng joint committees, una nang ginisa ng mga kongresista ang Starbucks Philippines dahil sa pagtatangka nilang limitahan ang discounts para sa vulnerable sectors. At ngayon, para naman makabawi at bilang tugon na rin sa panawagan ng kamera, may hatid silang 40% discount sa kanilang mga produkto, hindi lang para sa seniors at PWDs, kundi kasama pa ang ibang sektor. Ikinalugod ito ni Ways and Means Committee Chair Joey Salceda at nangako siyang patuloy silang gagawa ng paraan para mapagbuti pa ang sistema ng pagbibigay ng discount sa bansa. Sa isa pang pagdinig ng House Committee on Ways and Means, natalakay naman ang mga issue hinggil sa Philippine Charity Sweepstakes Office at muling ipinagtanggol ng ahensya ang viral edited photo na ito ng isa na lang lotto winner. We will review our practice po as far as posting the photos of the winners po are concerned. But rest assured po, the winners are legitimate. I have talked to some of them. They are real people. It's just that we've had to change their clothes out of security reasons. Maging ang paghahanda naman ng gobyerno para sa 2025 midterm elections, pinusisi rin ng mga kongresista sa pagdinig ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. So election period natin, 2025, January 13, and magtatapos ito po June 11, 2025. So bago natin i-deploy ang ating mga makina to the different polling places, to the different yung mga canvassing systems natin, there will be corresponding pre-election logic accuracy test. Pagtitiyak ng kamera anumang issue o anumang pagkakataon, sisikapin na lang manai kung ano ang pinakamainam para sa lahat. Mela Lesmoras para sa Bayan.